Hello, witches. It's me, your gay detective, Martin Rules, and welcome back to my channel. And you guys know what time it is. It's Philippine true crime stories. Kumusta kayo lahat? I hope you guys, girls, and my non-binary friends are safe and healthy. Kung bago kayo sa aking channel, hello. My name is Martin, and tuwing Thursday, gumagawa ko ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagmi-makeup. Kaya naman kung interesado ka sa ganitong classic content, I highly suggest na mag-subscribe ka na sa akin channel dahil hindi nag-e-exist ang subscribe button kung hindi mo pipindutin. Lahat na lang ba dito kailangan ko iutos? Charot! Huwag mo rin kalimutan na i-click yung bell button para makalampag ka pag meron tayong bagong upload. And lastly, if you have any questions sa topic natin for today or sa mga makeup na i-apply ko, huwag kayong mahiya na magtanong sa comment section below. Okay, so last week, kung naalala nyo pa, pinag-usapan natin yung Manila Casino attack. And today naman, we are going to talk about the list of cannibals in the Philippines. By the way, before we start, happy 6K nga pala sa atin. Yes, palakpakan natin ang ating mga sarili. 6 million strong mga kabetsyang tayo. Maraming salamat sa suporta. And also, gusto kong i-shoutout si Metro Scene Mag. So, for featuring us sa kanilang website, isa sa mga top 5 podcasts na nagtatakal about true crime. So, check it out. Talagay ko na lang yung link sa description box below. And makikita nyo rin doon yung iba nyong siguro favorite na true crime podcast. Yes. Baka yung iba sa inyo dito ay hindi alam na ina-upload ko yung episodes here on my podcast named PH True Crime Stories or Gay Detective sa Spotify or Apple Podcasts. Ginawa ko yun para may option kasi may ibang tao na gusto nakikinig ng podcast habang may ginagawang ibang bagay. And of course, may mga katulad yun naman na gustong manood habang, you know, nakikinig ng true crime. Alam mo yun? You know, yeah, you know all the gist. Again, maraming salamat. Okay, so ilalagay ko rin yung link ng aking podcast sa description box. Check it out. Kung hindi nyo kayang makapanood ng video ko, you can listen on my podcast and do other things. Yes? Okay. Also, this was recommended by Yuna's friend, aka Headlock Station, here on YouTube. Actually, kinover niya rin itong case na ito. And check her out. Talagay ko na lang din yung link niya sa description box below. Other than that, let's STFU and proceed to the story. Babala, ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaaring makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. I think this is the first time that I'm going to cover this kind of case or story here on my channel because just like serial killers, sobrang rare na mga gantong insidente sa bansa. And usually, hindi na pag-uusapan dahil sa naka-indicate na super gruesome details about it. And because we're a bunch of gay detective up in here, we are going to talk about it. And this is not for the faint of the heart. And ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo to exit the video dahil talaga namang malaman ang pag-uusapan natin today. Kaya namang without further ado, magtungo tayo sa ating first cannibal. Okay? So nangyari ito noong 2009 sa Barangay Linumpunag, Puente Verde in Capiz, kung saan yung suspect na si Fernand de la Vega, 26 years old, allegedly meron siyang mental illness, hacked both of his parents na sina Federico, 56 years old, isang kagawad, and si Edita, 66 years old. Ang sabi ng mga authorities, tinaga niya yung mga magulang niya, hinatak papuntang kusina at pinuhutan ng ulo. Hindi pa tapos, dahil after niyan, inilagay niya yung ulo sa kaldero, ilagay ng seasoning like salt, and then niluto. Ayon ito kay Arnulfo Blasuerca, owner ng lupa na inuupahan ng mga magulang nitong Fernand. Upon questioning, ang sabi nitong Fernand de la Vega, hindi niya daw alam yung nangyari. And dagdag pa ng mga otoridad, kakalaya lang pala nitong Fernand na to sa kulungan for
physically abusing his parents. Kinonfine din siya sa Pototan Mental Hospital noong 2000 but was released nung inakala ng mga magulang niya na okay na siya. Okay, magtungo naman tayo sa pangalawang cannibal sa ating list. Nangyari ito noong December 19, 1900s, si Raimundo Fonte, a native and tuba gatherer from Capiz, again, killed his co-worker named Benliro Liberato with an oar or sagwan nung madiskubre niya na natutulog ito sa bangka niya. Sir Raymond right here, don't like to share. Oh, mahirap ka banding. Charos! Sa galit niya, hinampas niya ito sa ulo, resulting to his death. And then he cooked and ate the body parts. And yung katawan ni Benliro ay natagpuan sa isang sapa at napag-alaman na yung tenga, pituka, mata, ilong ay nawawala. Noong nahuli si Fonte at nagkaroon ng paglilitis sa US Military Court, inamin niya yung pagpatay and he said na he had eaten the missing body parts. And because of that, he was later hanged on December 13, 1901. The next story happened during a wedding reception. I know, ang lala, diba? Okay, nangyari ito noong 2004 sa Nara, Palawan, kung saan si Eladio Baule got angry with his cousin na si Benji Ganay, who accidentally touched the bride's bottom. A few hours later, itong si Baule, tsaka yung anak niya na si Gerald, isa pang pinsan na si Juni Buyot, at tsaka yung pamangkin na si Sabtuan Pique, allegedly confronted Ganay. After ng confrontation, dinala nila itong si Ganay sa isang secluded place at doon siya pinagsasaksak. Pagkatapos, niluto nila yung katawan ni Ganay gamit ang dahon ng nyog at kerosene. Itong si Juni Buyot, nag-surrender siya sa mga authorities. Naging witness din siya sa nangyaring krimen and ang sabi niya sa kanyang statement na pinilit daw siya ni Baule na kumagat dun sa laman ni Ganay and nung masuka-suka daw siya, tinutukan siya ng kutsilyo para lunukin yung niluto nilang, you know, kamag-anak nila. Oh my God. Dagdag pa niya, bumalik daw sila sa wedding reception kung saan sinerve nila yung cook remains ng biktima. Aloka kayo. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong inuugali yung pagkakatol. After nila gawin yung kababalaghan na yun, tinapon nila yung mga buto sa isang creek, believing na the rain would wash it away. Pero after 2 days search ng mga authorities, they found the bones, tufts of hair, and clothing. Samantala, si Baule, yung anak niya, and si Pique, now languish in Nara Town Jail. Pinagbawalan sila ng mga lawyer nila na sumagot sa mga tanong ng media. Pero nung nagsalita si Eladio Baule, ang sabi niya in a quote, "Wala akong alam sa sinasabi nila. Sobra na ang kahihiyan namin." End quote. Yung mga kapitbahay remember the suspects as normal people at hindi nila, hindi sila makapaniwala na magagawa nila itong gawin. It was said they were suffering sa effect ng cannibalism case ayon kay Reynaldo Mendoza, Nara Tourism Officer, dahil pinaplano nilang i-promote yung town as eco-tourist destination for its waterfalls, beaches, mountain trek, and hot springs. Ang sabi niya in a quote, "The first media report made it look like it was part of our culture." End quote. Moving on to our fourth case, let's talk about the Amil brothers, shall we? Okay. So nangyari ito noong 2014 sa Porok na Badtog in Barangay Camasi in Ampatuan, Maguindanao. Kung saan yung mga moro na magkakapatid na sina Dante, 35 years old, si Puroy, 21 years old, at Ibrahim, 18 years old, butchered their mother na si Musala Amil, 56 years old. Yung mga kapitbahay ang sabi, nakarinig sila ng strange noise
galing dito sa bahay ng mga Amil. Eventually, na-discover ng otoridad yung badly mutilated body and several body parts missing and drained of blood ni Musala in ritual killing. The investigators said na they butchered their mother using a machete or machete at pagkatapos kinain nila yung lamang loob nito. Ang sabi naman ng mga magkakapatid, tinatanggal lang daw nila yung bad spirit na nagpo-possess sa nanay nila. Ang sabi naman ng mga polis, the family had a history of mental disorders or hindi naman kaya under the influence of drugs itong mga magkakapatid na ito. Si Senior Inspector Rolando De Leon, Chief of Police of Ampatuan Town, ang sabi, mag-undergo daw ng drug test yung mga magkakapatid. Criminal charges against the brothers are pending, pero mag-undergo raw sila ng mental health evaluations. Tinanggi naman ng magkakapatid yung pagpatay, pero yung mga community leaders said, hindi nila makalimutan that the three men killed their mother and feasted on parts of her body as if they were wild animals. So second to the last sa ating list ay si Efren Matidios. Si Efren ay 29 years old na taga Barangay Villahermosa, Tabuelan Town in Cebu na napabalitang pinatay yung kanyang 6 na taon na pamangkin na si Lara May Concoles. By the way, si Lara ay adopted daughter ni Pablita Matidios, yung nanay ni Efren. Ayon sa mga police, yung katawan ni Lara was found on the floor with her abdomen sliced vertically. Yung intestine and liver ng bata were allegedly placed on a dinner plate with some salt. Bago ito mangyari, si Efren asked his mom na si Pablita na patabihin si Lara sa tabi niya nung gabi ng May 23, 2011. Pero tumanggi itong si Pablita. Pero ikinagalit ito ni Efren at kinuha yung 14-inch na bolo sa kusina. Mm-hmm. Sa takot, lumabas ng bahay si Pablina para manghingi ng saklolo sa mga kapitbahay, leaving Lara inside the house. Pero walang nagtangkang lumapit sa bahay kasi takot sila. Kaya tumawag na lang ng polis itong mga kapitbahay. Pagdating ng mga polis, ilang minuto or oras ang makalipas, hindi na makagilap si Efren. Pero iniwan niya yung bolo and nylon rope besides Lara's disemboweled body. Habang pinaghahanap siya, yung mga police are trying to determine kung under ba siya ng influence ng illegal drugs or member ng isang cult dahil yung pagkakatanggal at pag-aayos ng internal organs appeared ritualistic. Di nagtagal, he was arrested and charged for murder. Ang sabi niya, tinutulungan niya lang daw yung bata na pigilan ito sa pagbabagong anyo bilang manananggal. Dagdag pa niya, nilagyan niya raw ng asin yung organs ng bata kasi yun daw yung napapanood niya sa TV kung paano patayin yung manananggal. He also denied na he was under the influence of drugs or member ng isang demonic cult. Yung nanay ng bata na si Elizabeth Matidios, kapatid ni Efren, said dangerous yung kapatid niya but she can't leave him dahil walang ibang tutulong dito. Kaya paminsan-minsan nagdadala siya ng damit at pagkain sa Tabuelan Municipal Jail pero she kept her distance. By the way, linawin ko lang na kadugo talaga nila yung batang si Lara. It's just that inampon siya ng Lola Pablita niya dahil yung nanay nito na si Elizabeth at yung tatay niya na si Lito ay nag-separate kaya kinukup na siya ng Lola niya. Pero kung gets mo na without me explaining, I raised you well. You're welcome. Anyway, last but not the least, Roberto Manero Jr., aka Commander Bukay, is one of the ruthless killers in Mindanao. Leader siya ng notorious Christian vigilant group named Ilaga against Muslim and communist rebels noong 70s and 80s. Which I'm going to create a separate video about sa extremist religious group na ito, so watch out. Anyway, this group would kill Muslims, rape women, and would go as far as mutilating their victims. Like for example, ears or nipples, pagkatapos ginagawa nila itong amulets. And then, some of the body parts kinakain nila. However, itong si Manero achieved his biggest notoriety after he was found guilty sa
mastermind sa pagpatay sa isang Italianong pare na si Tullio Favalli noong April 11, 1985. Sa Tulunan Cotabato, noong napagsuspetsahan nila itong komunista. Ayon sa mga witnesses, si Manero and his men pick up a portion of Father Favalli's skull and ate it at yung iba pa niyang parte ng katawan. Even though na-convict at nakulong ng ilang taon for his crimes, surprisingly, he walked out as a free man noong 2008. Wow! Wow! Good job! Nice! Ever since he lived a quiet life at nag-aalaga na lang ng mga manok panabong na formerly owned by top absentee na senator at flop boxer na si Manny Pacquiao. Mm-hmm. So that is the list of Filipino cannibals. Let me know your thoughts in the comments below. Anyway, alam nyo ba na cannibalism is known to have taken place throughout human history? Yung oldest fossil evidence of cannibalism were reported na galing sa 100,000-year-old bones ng anim na Neanderthal victims. Basag yung bungo at buto, also may tool marks sa bandang panga at hita. Suggested that thigh and tongue meat were cut off for consumption. Pero yung salitang cannibalism ay galing sa mga Espanyol when Christopher Columbus reported to the Queen of Spain na si Queen Isabella after their crusade to the New World. Dinescribe niya yung mga indigenous people called Caribs sa island of Guadalupe as violent at niluluto at kinakain yung mga prisoners nila. Somewhere along the way, yung word na Carib naging kanibe and then naging cannibal. Unang ginamit ito ng mga mananakop to dehumanize indigenous people. And ever since, ginamit na ito to anyone who eats human flesh. Although yung consumption of human flesh by other humans, aka anthropophagy, ay dahil sa famine or sa ritualistic practice. Like for example, sa mga Aztecs, cannibalism is a belief that this was their way to offer or commune with gods. Yung mga Maori naman are said to have eaten the flesh of opponents defeated in battle to warn off other enemies. Habang sa Africa naman, yung cannibalism has been linked to sorcery at naniniwala sila na naipapasa yung kapangyarihan through consumption of human flesh. Cannibalism was sometimes used as medical treatment in medieval Europe, mga 1600s to 1800s. In Germany, human fat was sold as remedy for broken bones, sprains, and arthritis. As in, parang balm siya na pinapahid sa affected area. May mga apothecaries or chemists dati na gumagawa ng gamot. Regularly, stock fat, flesh and bone, and or skull na ginagrind into a fine powder at hinahalo sa tubig to treat epilepsy. Kung napanood nyo yung 1993 film na Alive, kung saan yung rugby team from Uruguay whose plane crashed in Andes papuntang Chile also resorted sa cannibalism. If I'm not mistaken, true to life story yung movie na yon, matagal silang nestock sa nagyayelong bundok and yung mga survivors had to eat their friends' bodies in order to stay alive. Habang naghihintay ng rescue or else, mamamatay sila sa gutom. In this discussion, we can see na some people have resorted to the practice in order to survive in a life and death situation. Others do this for ritualistic practices. May mga case sa ibang bansa na it's their fetish. Pero sa case na tinakal natin today, it's either nagsasuffer ng mental illness yung perpetrator or sadyang matindi lang yung galit nila sa mga Muslim at sa mga communist. Anyway, I'm excited to hear your thoughts. Let me know kung meron akong mga nakaligtaan. Importante sa akin ang mga komento nyo, kaya naman, comment down below, mag-usap tayo. Yes, matalakan tayo mga bestie. That's it for me today. Thank you so much for watching. As always, please keep safe and healthy and I'll see you guys on my next video. Bye!